Canada ba ka mo? O kaya'y nag-iisip ka ng mag-ibang bansa? Pero hindi mo pa alam ang mga basic requirements na dapat kumpleto ka na o kinokompleto mo na. Ika nga dapat sa lahat ng laban dapat laging handa. Kaya dito sa info video na ito ay sama-sama nating alamin iyan kabayan. Alamin na din natin ang mga basics kung saan at paano ka magkakaroon nito. Kaya kung ready ka na, here we go! Top 10 Canada Initial Requirements na dapat ready ka. Top 10. PSA Certificate. O birth certificate galing sa PSA na makukuha sa Philippine Statistics Authority via online o physical offices na available na malapit sa iyo. Isa ito sa pangunahing dokumento na dapat ay meron ka. Ito naman ang website kung saan mo ito pwedeng matransact via online. Top 9. NBI Clearance. Upang lubos na sigurado ang pag-alis mo at walang aberya sa kahit anumang posibleng nasasangkutang na kaso, tiyak ako na kailangan mo din ito. 1 year ang validity ng NBI clearance kaya kailangan lamang na valid pa ito ng 3 to 6 months lalo na kung gagamitin mo na ito sa pagkuha mo ng visa. Kung expired man ito ay madali mo na lamang itong ma-renew via online sa website na ito. Kung ikaw naman ay ex-abroad ay kakailanganin mo naman ang police clearance ng bansa na kung saan ka galing tulad ng Taiwan, Saudi, Dubai, Singapore at iba pa, ito ay marirequest din sa mga embassy na located dito sa Pinas. Kailangan din ito upang makita din na bilang isang ex-abroad na Pinoy ay malinis din ang record mo sa ibang bansa na pinagtrabahoan. Top 8. Pictures. Mahalaga din na meron ka nito. Iba't ibang sukat din ang kakailanganin mo na depende sa requirements na hahanapin sa iyo. Madalas dito ang passport size. 1x1 and 2x2 picture. Maraming paggagamitan nito tulad ng sa medical records, clearances at kung ikaw naman ay under agency ay need mo din talaga ito. Top 7. POEA Certificates. Papasok dito ang paggawa ng account ng POEA registration sa link na ito na siyang magiging record ng mga experiences at basic personal details mo. At kasunod na din ang pag-create ng account upang makapag-proceed ka na sa POSO Pre-Employment Orientation Seminar at dito naman sa website na ito makikita. Dito ay tatalakayin ng iba't ibang panuntunan ng isang OFW, requirements, karapatan ng manggagawa at marami pang iba. After mo makapag-create ng account sa loob nito at mayroong modular activities na siyang panunuurin mo at sasagutan hanggang sa makompleto mo ito at magkaroon ng official POES certificate. Top 6. SSS Employment Certificate. Isa itong paparaanan ng mga ahensya ng Pilipinas upang mapatunayan ang legitimacy ng iyong present and previous employments. Available din ito via online sa website na ito. Dito makikita ang basic records and list of contributions mo sa mga company na pinasukan mo ng trabaho. Pero kung ikaw naman ay presently employed, maaari mo din itong i-request sa company HR niyo upang sila na ang mag-provide nito para sa iyo. Top 5. Medyo kalmado muna tayo sa pagkakataon na ito at kaabang-abang din ang mga susunod pang requirements na dapat meron ka. Ang top 5 natin ay ang online accounts. Maaari lamang na ready at active ang iyong mga online accounts tulad ng Zoom apps, Teams, at Skype. Dahil sa panahong ito na selected na lang ang face-to-face interview and initial screening kaya dapat ang mga ito ay available sa araw na kakailanganin mo ito lalo na kung ikaw ay mabigyan ng pagkakataon maging shortlisted or with a quick interview by the Canadian employer. Top 4. Certificate of Trainings. Isa din ito sa mga mabibigat na katangian kung meron ka nito. The more training you have ay the more chances din angat ka sa mga applicant na nag-a-apply sa posisyon na nais mo. Isa din ito sa mga dokumento na magbibigay ng malaking impression sa employer o ahensya na titingin sa profile mo. Kung sa tingin mong wala ka pa o iilan lamang ito ay pwedeng-pwede ka pa din kumuha ng mga trainings via TESDA na nagbibigay ng national certificates na recognized din ng Canada. Pumunta ka lang sa pinakamalapit na TESDA school or institute para kumuha ng short courses na kakailanganin mo tulad ng caregiving, bookkeeping, housekeeping, welding, mechatronics, forklift, machining, automotive at marami pa. Top 3. Educational Diploma. High school or college diploma ay pasok ito sa Canada Dream mo. Maging ang ALS o Alternative Learning System Certificate ay recognized din ito bilang katibayan ng iyong edukasyon. Kalakip na din ito ang mga grades cards or transcript of records ng buong pag-aaral mo. Maaari lamang din na pananghahawakan mo na din ito bago ka mag-apply para completes ricados ka na sa iyong pag-a-apply pa ibang bansa. Top 2. COE o Certificate of Employment. Dapat ay meron ka na din ito kabayan na siyang nagpapatunay at nagpapatibay ng mga declared work experiences mo sa resume. Mahalaga ang mga ito dahil sa dokumento na ito ay isinasaad ang mga company name, length of service, position at minsan ay may salary declared din kung ito ay i-request mo.
Mahalaga na pananghahawakan mo na din ito at kung presently employed ka pa sa work mo ay maaari mo din itong i-request in advance sa HR upang ikaw ay mabigyan ng recent certificate of employment. At ang top 1, passport. Ang Philippine passport ang isa sa pinakamahalaga sa lahat dahil ito ang simbolo na nagpapatunay na ready ka na talaga sa dream abroad mo papunta sa Canada. Dapat lamang na valid pa ito for 2 to 3 years upang swak na swak din sa mga usual contract ng mga Canadian employer para sa mga TFWO temporary foreign workers. Kung wala ka pa nito o expired na ang pasaporte mo ay siguraduhin mo na makakuha ka agad ng appointment date via online na makikita dito sa website na ito. Hanapin lamang ang pinakamalapit o convenient na ahensya ng DFA o Department of Foreign Affairs na napupusuan mong puntahan upang mag-apply ng Philippine passport. Ito ay may validity ng 10 years kaya kagamit-gamit ito at mahaba-haba ang panahon bago mo ito iparenew. Kung ready na ang lahat ng mga ito ay tiyak akong hawak mo na din ang pag-asa sa Canada dream mo. Maging handa sa lahat ng pagkakataon at baka malay mo isang araw ang lahat ng dasal at tiyaga mo ay hawak kamay mo na. Maging handa sa lahat ng bagay. Ika nga daig ng maagap ang masikap. Maraming salamat, kabayan. Don't forget to like, share, and subscribe. Kita-kits sa next video.